Tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Dekada 90 ng unang mapanood sa gag show na Bubble Gang ang dating doon. Mula noon, linggo-linggo nang inaabangan ng mga manonood ang sagot ni Brad Pitt sa iba't ibang mga katanungan ni Juan, kahit na pawang kalokohan lang naman daw ang mga ito. Magandang gabi sa inyo, Samsung, Mr. Apolinario, and the rest of you. Thank you. This is bus. Parang text. Ano ba alam mo? My name is Brad Pitt and this is Angeli. Ilan taong ka na, Mega? 24. Nag-aaral? Bakit? Napagod? Ako, may tanong sa inyo. Ha? Anong gulay ang matanong? Pasa. Wala clue. Wala sa bayong sa bahay kubo. Sa pagpapatawa ni Brad Pitt, walang slapstick na naganap at wala rin siyang binitiwang mga bastos na kataga. Ibig sabihin lang na kahit wala nito, kaya pa rin makapagpatawa ng mga komedyanteng Pinoy. Ano, may nasusulat ba tungkol sa I Wonder? Hanggang kailan po? Hanggang kailan? Eh, mamasahin natin, ha? Diyan, 7 pompiang na. Ito. 7-7. 7-7. I wonder all my life. Ayun, liwanag. Yan ang sagot kung hanggang kailan itong I wonder. Diba? I wonder all my life. Ikaw yun eh, yung may. Si Susan yun eh. So, ang ibig sabihin, all my life. Ang pagka namatay ka, tapos na. Tapos na to. Oh, all my life lang eh. Diba? Oh. So, ingatan niyo si Susan. Alam mo, comedy works on inventiveness. Pag nawala ng inventiveness sa comedy, hindi na siya nakakatawa. So yun ang kaya may masasabi tayo na may comic genius kasi yun ang mga tao na always inventive. Ang comic duo na sina Jose at Wally, hangga't maaari, hindi na rin daw gumagamit ng slapstick. Dito raw kasi nasusukat ang galing nila bilang mga komedyante na hindi kailangan daanin sa sakitan o bastusan. Okay lang yung konting tulak, lalo siya kalbo. Sarap batukan eh, di ba? Pero hanggat may iwasan namin yung batok, iniiwasan namin yung kasi unang-una, masama rin, sobrang tama rin sa ulo. At kung tunay man daw na nag-iba na ang panlasa ni Juan pagdating sa pagpapatawa, ibig sabihin lang daw na dapat lalo nilang pagbutihin ang kanilang sining para maibalik ang ngiti sa labi ng kanilang mga manunood. Katingin namin, kahit wala yung hampasan, kung may di-deliver mo ng maayos at may aarte mo ng maayos yung paano matatawa yung tao, gawin mo na lang. Ang sabi, hindi biro ang magpatawa. Kaya para sa mga Juan na kinarir ang pagpapatawa, isang masigabong palakpakan ang hatid namin sa inyo. So, dahil tumataas yung antas ng kaurunungan, kaalaman ng mga manonood, sana yung lumelevel din yung mga nandoon sa ganung ano, sector, yung mga galingan dapat. Galingan din nila. Sabi nila, yung mga nagda-drama, mahirap daw magpatawa kaysa magdrama. Kasi daw pagka nagpaiyak ka daw at hindi umiyak, okay lang eh. Pero pag nagpatawa ka at nakornean sa iyo, ang pangit din. Kung may mga topic ko kayong gusto pag-usapan, mag-email lamang po kayo sa iwonder@gmanetwork.com. Ako po si Susan Enriquez.
At kung gusto niyo naman pong sumaya at magkaroon ng maraming kaalaman tungkol sa kulturang Pinoy, maaari niyo pong bisitahin ang aming Facebook account. I-like niyo lang po at magbigay kayo ng comment o magbigay kayo ng kuro-kuro o suggestion sa dapat namin pag-usapan ng aming partner. Ako po si Cesar Apolinario. Apo paano, magkita-kita po tayo tuwing Lunes ng gabi, alas 10 sa GMA News TV, ang number one news channel. Ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ang kasagutan dito lang sa... I Wonder!